Okay, so welcome back to our tutorial using C programming. So this time we are going to tackle about array. Okay, array. So now the last video we tackle about the for loop, so we will delete this one for our next topic. So I will use here Tagalog also. So, what is array? Array, okay. So, there is a, mayroon siyang mga definition ng array. Okay. So, para sa akin, yung array is a variable that it can handle multiple value. But, pareho lang yung data type niya. For example, integer. For example, there is 10 numbers. They can hold, the variable can hold that 10 numbers using array. Okay. Yung array, nagsisimula ang elements niya sa 0. Okay. Laging nagsisimula yan sa 0. So, paano gamitin yung array? So, paano to declare? Ano, paano i-declare yung array? So, i-delete ko na ito. Yung array is initialization. For example, data type. Data type. Variable. Then, this is the index. Okay. Yan yung syntax niya. No? Yan yung syntax ng how to declare a variable. Kung pagde-declare niya, for example, int array is equal to 100. So, pwede yung ganyan. Ano? So, ito ata, index or element, it's okay, no problem. Tingnan nyo na lang yung tamang syntax na ano, basta ganito yung pinaka ano, tamang syntax niya, no. So pag declare ng array, so ganito. Pwedeng ganito. In x tapos 100. So, kung sabihin itong array na to, mag-a-accept siya ng up to 100 numbers. Okay, up to 100 elements. So, kaya niyang i-store hanggang 10 numbers. Okay, hanggang 100 na elements. Okay. Ganon din dito. X. As you can see, yung variable ko dito, array, dito naman X, is depende sa programmer kung anong gusto mo. Pwede int, jp, then 100. It's okay. No problem. The important is the syntax you will follow. Okay, so paano siya gamitin sa programming. So, gagawa tayo ng program na ganito. For example, how many? Okay. How many numbers? Okay. How many how many? Not how many. Enter the enter array size. Okay, then enter the number like 0 2. Enter number 1. Example, in enter ko dito is 3. So, ang ano niya dito is third number 2. Okay. Kung anong ilagay mo dyan. As you can see, 3. So, hanggang 2 lang kasi magsisimula yan ng 0, 1, 2. So, 3 elements. So, lagi magsisimula ng 0. So, ngayon, kukunin ko dito yung sum nung in-input. Product. Or, yes, product. Total lang. Total. Lagay ko na lang dito is total. So, pwede rin yung ganyan. So, pwede natin gawin yan. Pwede rin naman grade. Pwede rin naman kung anong gusto nyong gawin. Basta, i-store niya dito sa array na ganito. Okay. So, paano natin gawin siya sa programming?
So, declare tayo ng int array r, for example, this one, 100. So, 100 elements. So, printf, enter the size of array. Okay. Size ng array is scanf. Scanf is equal to, for example, percent %d. Lagay natin dito is num. Int num. Percent %num. Okay. Then, huwag tayo ng looping. Gamitin natin yung for loop. Okay, lagay natin dito. Int x. Okay, x. Kasi ang sample natin dito, ganito. Nag-input ka ng 3, kailangan mag-input siya ng ganito. Then, get the total. So, ito na yon. Enter the size of array. Then, x is equal to 0. X less than or equal to num, then x plus plus. Okay. Then, print f, magpapa-enter tayo ng enter number percent %t. Kung ano yung laman niya. Okay, then, scan f. Okay. Percent %d. Lagyan natin R, X. As you can see, here, you will use only one variable. The one variable is R, but you can hold the number more than up to 100 elements. But dito, kung ilan yung ilagay natin, yun yung kahawakan nyo. Then, get natin yung total. So, lagyan natin dito. And total is equal to 0. Total is equal to total plus array. Then, array x. Yan. So, pagtapos niya, print na natin yung total. The total D. Total. Yan. So, first is asking the user to input how many numbers or how many the size of array. Then, as you can see here, for loop. So, kung mag-input siya ng tatlong ikot dito, then, scan F, i-store mo sa array yung in-input mo. Then, get the total. Okay. For example, we will run this one. We'll try to run. For example, 3, 0, at 100. May kulang na naman. So, huwag niyong kakalimutan yung ampersand dito. Okay? Ilagay natin ang ganyan. Okay. So, first is enter the array size 3. Red. 50. 35. 50. Okay. 205. So, the total is 205. So, 3. Kasi nag-equal ako dito. Pag nag-equal ka, so gusto mong sabihin, 0 hanggang 3. So, mag-i-equal siya sa 3. Kaya, 0, 1, 2, 3. Pero kung alisin mo yan, hanggang 2 lang yun. Okay? 3. Ayan. 0, 1, 2. Pero kung may equal, hanggang 3. Okay, 0, 1, 2, 3. So, 4 elements. Okay, now, nakuha na natin yung paglagay ng data sa array. So, yung 100, hinawakan ni array. ARR.
ito yung element na 0, 1, 2, 3. So, para mas maintindihan, ganito. Yan. Yung ARR0, 50 ang laman, AR1, 4, ito naman, 3. Total is 57. Okay. So, madali lang siya, di ba? Napakadali lang gamitin yung array size, array na program. Okay? So, ngayon naman, gusto ko ganito ang maging output. Gusto ko maging ganito ang output. For example, enter letter. Okay. How many letters you want to enter? How many letters you want to enter? Example, nilagay nyo is 5. Kanya, enter letter 1. Kanya, 0. A. Okay, natin ganito. 0, 1, 2, 3, 4. So, 5 siya. So, 4 A, B, C, E, then O, U. Ganyan. So, gusto nyo ba, pag in-enter ko yan, kailangan yung output niya ganito. Output niya is letter 0, A, lagay natin dito is consonant, ito vowel, okay, so lagay natin dito 1, 2, 3, 4. Kung anong in-input mo dito, ipiprint niya B, C, D, I, no, E, U. Ang mga vowel, yan yung A, A, E, E, O, O. Ito vowel to. Ito consonant. Consonant. Ito naman, consonant. Yan. Ang vowel, ito lang yun. O, yan. Ito yung mga vowels. Okay, vowel. The rest is consonant. Ano yung mga consonant? Yung wala dito, yan yung mga consonant. B, C, consonant yan. F, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Yan mga consonant. Okay. Try natin. Okay. Ganito ang gagawin natin. Ano? So, maglalagay ka dyan. Ilagay mo sa array. Sasabihin mo dito. Yung in-input mo dito is vowel. Ito is consonant. Ito is consonant. Ito vowel. Ito vowel. Okay. So, try natin to. Uray natin to for para mas maintindihan. Okay. Lagay natin dito is int num. Okay. Kasi ang ano natin dito is letters. So, lagay natin ang printf. Sabi dito. Sabi enter how many letters you want to input. For example, scan F,
present D. Now, okay, don't forget to put ampersand. Okay, next, pag na-input mo na yan, ito na yung input mo. So, gagamit naman tayo dito ng looping. So, for loop, okay, natin dito n i. I naman ang gamitin natin. I is equal to 0. I is less than to num. And I plus plus. Yan. Ngayon, printf tayo dito. Magtatanong ulit tayo ng ano yung itatanong natin. Ito. So, enter. Percent t. Lagyan natin dito is i. So, scanf. Lagyan natin dito in letters. Letters array 100. So, scanf percent d letters i. Yan. So, once na na-input mo na, okay, nakapag-input ka na ng letters, ano ba yun? So, mag-output ka na. Okay? Ang output niyan, so, paano mo ipiprint ulit to? So, gagawa ka ulit dito ng okay, pag na-input mo niya, for loop ulit, x o j. J naman ang gamitin ko dito. J is equal to 0. J is less than or equal less than to num. J plus plus. Yan. Para ma-print mo yun, print f. Okay. Ang sabi dito sa ano? Letter 0A. Letter letter the letters kasi letter lang dito. Letter ito, percent D. Okay. J is equal na yung output dito, A. Percent D. Ito yan. Letter G. Yan. Nag-gets nyo. So, letter, ito yan. Ang present day, itong J, yung magiging 0. Then, yung in-input mo dun nung una, halimbawa, in-input mo letter A, kailangan lumabas din yung letter A dito. Then, paglabas ng letter A, gaganyan ka. Kasi may ganyan yan eh. Diba? May ganyan. Then, vowel. So, para ma-print mo yun, mag-if statement ka dito. If J of letter, if letter, 0 is equal to lagyan natin A. Yan, A. Or pwede kang mag or. Or E. Yan. Pag pumasok siya dyan,
lagi. Okay, next yung O. Then O. Then yung U. Yan. Else. Ayan. Lalagay mo lang dito is lagayin mo dyan ng vowel. Ito naman consonant. So, may percent D pa tayo dito. Percent D. Percent D. Ayan na. So, sana na-gets nyo to, no? Medyo conflict na to sa mga beginner kung hindi naintindihan. So, kailangan isa-isa natin. So, first, mag-i-enter ka ng how many letters you want to input. Pag nag-input ka ng, for example, 5. 5 ang i-input nyo dito. Iikot ng 5 to. Okay? Kung nag-input ka, yung in-input mo, ipiprint niya. Okay? Ipiprint niya. Letter, ito yun, susundin niya to. Letter 0, A, ito yun, yung in-input niyo kanina, sasabihin niya lang vowel or consonant. Okay? So, tingnan natin, i-run natin kung may error. Okay. Oh. Ito, kasi string siya, so I single quote. Okay? Ito mga single quote. Yeah. Try natin ulit. Oops, exit 1, print. Meron tayong print na nakalimutan. Ito. Print F. Try natin. Very good. Okay. So, try natin dito. I-run. So, for how many liters? Okay. Lagi natin ng tuldok. Na natin, for example, 5A. Oops. Okay. Hindi na siya percent T. Kasi letter, character siya. Character, so C. Okay, C. Character kasi siya. Try natin ulit, 5. Percent D letter I. Letter percent D 0. So, dito may, I think, C or S. Okay. Okay. So, here is S. Try natin. 5A.
B, E, O, percent, GE, num, G. Okay, so here, if you are using character, pwedeng hindi itong scanf ang gamitin nyo. Pwedeng gets. Okay, then letter. We'll see this one. I. Try natin to. Try natin. Missing or termination. This one. Three. A, E, O. Three. A, oops. So, ito na nga yun. So, pwede rin naman itong ganito. Okay, so enter tayo ng how many letters. Then, S, ang gamitin mo is S. Pag string or character, pwede nang gamitin yung S. Pag nag-input ka, tingnan natin kung lagay natin dito. Letter percent D. Tingnan natin, dapat sabihin niya vowel. So dito ilagay natin dito is G. And then dito example 4, A, B, C, O. So, sa 0, ito, vowel siya. Ito naman consonant, ito naman consonant, ito naman vowel. So, as you can see, ang vowel is yung A, E, I, O, O. Then, pag consonant, the rest, maliban dun sa vowel na yon, consonant na. So, ito yon. So, I hope you understand this one. So, ito lang yon. Character. Character na kasingle ko. Okay. So, pwede nyo yung ganyan. Lagay nyo yan. Okay. So, I hope you understand this one. So, thank you.